Hi guys! Welcome! Ngayon ay gagawa tayo ng ganitong basahang bilog. Papakita ko sa inyo kung paano nabuo itong ganitong mga basahan na ginawa namin. So, ito, bumili tayo ng mga retaso. Nabibili ito dito sa amin. May mga kapitbahay kami nagtitinda ng retaso. Per kilo ang bentahan nila, pero naka-bundle na yun. Tapos ito ang mga iba't ibang tabas ng retaso. Ikaw na didiskarte kung ano yung mga magagawa mo dyan. Kasi yung mga malalapad, yan yung ito, tulad nito. Ito yung mga nagupit natin na yan yung tinatawag na panaytay. Yan, korting petal siya. Tapos ito yung medyo malapad na tela naman, kinortihan natin circle. Ayan yung panapal. Malalapad yung mga tela, guys. Hindi lahat ng mga nakabundle merong nakasamang ganyang kalapad. Merong maliliit din. Yan, pang tapal. Tapos itong mga medyo maliit na natabas na retaso, ginagawa natin panaytay. Yan yung isa sa lansa natin, pabilog. Papakita ko sa inyo sa susunod na video. Tapos ito naman yung medyo may korte, na medyo malaki. Ayan yung itatapal natin kapag nakasalansa na yung panaytay. At yan, may mga nagupit na ako na circle dahil may mga malalapad tayong mga retaso. At ito naman, ayan yung pang mugmog. Ayan yung palaman dun sa basahan para medyo may makapal siya. Tapos, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko magkupit ng retaso. Kapag ganito, maliliit, ayan yung magkupitin natin ng pantaytay. Ganyan, mukhang korting petal siya guys, mga 2 inches. Yan, kapag maliliit siya, panaytay ang tawag dyan. Kasi, isasalansan natin yan mamaya ng pabilog. Mapapanood nyo sa mga susunod na video guys, kung paano magtaytay. Yan, isang daliri ang haba. At yung mga ibang retaso naman tulad nito, ayan yung pwede mo na yung panapal. Ayan, gupitan mo lang, kortihan mo lang guys. Tapos sana yan lang din. Minsan na nakakapagod din magupit, kaya pag nakapagod ka na, pahinga mo na. Kasi masakit talaga sa kamay, lalo na kapag makapal yung ginugupit mo. Kaya medyo manipisan mo lang. Ito, yung pinagupitan, ayan yung gagawin natin, mugmug. Tawag dyan, mugmug, yung pampalaman dun sa basahan. Ayan. Tapos, kapag malapad na tela, meron ako ditong malapad. Ayan yung gagawin natin pang tapal. Ayan. Ayan. May pattern ako dito para mas mabilis gupitin na pa-circle shape yung pang tapal. Ayan. Kaya circle shape yan para hindi kapag naglagay ka na ng pang mugmo, hindi matatapon yung pang mugmo kung hindi lalabas. Kapag tinahi mo na, makikita nyo yan sa mga susunod na video kapag nagtatahi na. Yan, mas maganda talaga pag nakabili ka ng malapad na mga retaso. Kasi makukortihan mo talaga siya ng circle gaya nito. Yan, pantapal. Yan. Hagaan lang talaga guys sa pagkupit. Yung medyo nipis-nipis lang lang para hindi masakit gupitin, hindi masakit sa kamay. Ayan.
para swabe lang ang gupit na pa-circle. Bali guys, binibenta yung mga retaso dito kasi may kapitbahay kami nagtitinda na galing sa mga garments factory. Ayan, sila yung nagti-deliver dito. Tapos, bumibili na lang kami sa kanila per kilo. Pero, depende sa tela. Well, depende rin sa kung gaano kaganda yung mga retaso. Kasi meron dito nagtitinda 15 pesos per kilo. Kapag ka bibili ka ng tela, kung halimbawa isang plastic na 26 kilos yun, bibili mo siya ng lahat, buo. So 26 times 15 per kilo, babayaran mo siya ng 390. Yan. Itong ginapit ko hindi buong circle. Bali, dudugtungan natin yan mamaya ng para maging buong circle siya kasi ayun yung idudugtong kapag nagtahi na. Pasensya na guys. May ingay sa kapaligiran kung dami dumadaan ng motor talaga dito. Kaya nga yung mga videos ko laging silent. Kapag may time mag-voiceover, nag-voiceover na lang. Kapag gabi, kaso lang sa gabi na maririnig niyo rin yung mga kuliglig butiki, kung ano-ano pang mga pusa, may... Yan. Yan, guys. Yan yung panlaytay. Tapos, yung kanina, di ba, hindi buong bilog yung nagupit natin. Ito yung idudugtong natin sa dulo. Yan. Yan ang idudugtong natin. Yun lang, guys. Ituturo ko sa inyo sa susunod na video kung paano na magbuo ng basahan. Ayan, gupit-gupit lang muna ako dito guys. Sige, bye-bye. See you again sa next video.